So good day sa inyo mga Babs, ito naman tayo. Dumating na yung ating parcel na yung in-order ko nung nakaraan. Ito yung ano, Brake Master Repair Kit natin. Itong repair kit natin is pang MXI to. Sporty M3 Sniper 135. Ito yung 5PO. So ito yung dati kong ano, Brake Master Repair Kit. Sobrang ano na, sobrang kalawang na tsaka sobrang dumi na. Ano na siya, parang hindi na siya nagpa-pump, parang singaw na siya. So kaya napilitan tayo magpalit ng bago. So ito yung ano, yung luma, yung stock. Goods pa naman tingnan pero wala. So far sa pagtatanggal ng reserve 1 niyo mga paps. Gamit lang kayo ng splat ng ano, screwdriver na sukat na PH2 para mas akma doon sa ating ano. So ito yung ano natin, pinagkumpara natin. So pareho lang naman sila. Pero mas maano yung rubber ng bago, mas parang nakabuka siya, pump talaga siya. So kasi may nagsabi ng iba ng ano eh, mahaba daw spring ng stock ng MXI. So far sa pag-order ko nito, same lang din naman eh, sa 5PO na part number. So ito yung bago. Meron dito sa bago, ano. So tingnan nyo, pareho lang din naman yung kahaba ng spring niya. Sa stock ng MXI, may nakalagay doon na ano, number ano 7, number 5 doon sa bago. Hindi ko alam kung ano yun. So lagyan muna natin dito ng ano, ng kahit anong ano. So ito yung pala sa loob ng reservoir. Ito yung ano, yung parang natatanggal din to, parang slide lang siya pababa. So ito yung banjo bolt natin. Sa paglalagay nito is magkabilaan dun sa brake hose. So ito sa pagtanggal nito, gamit lang kayo ditong ano, matulis na bagay kung wala kayong circlip. Manumalo lang ang paggawa niyan. So ito yung nut, yung tornilyo pala. Ito yung gamitin yung mga paps, oversize, para hindi mabilog yung ano, yung tornilyo sa reservoir. PH2 yung sukat niya. So ito yung takip. So dito, meron pa dito yung plastic, tapos sa ilalim is rubber. So pagkakasunod-sunod nyo lang yan pagkakabit nyo mga paps. So ito, ito yung una na ilalagay natin bago tong ano, pump. So nilagay na natin yung spring. Tingnan nyo, may damage dito sa ano, sa dulo ng ano ko, ng stock na repair kit. Dito sa bago wala. May number 5 dito na nakasulat. Hindi ko alam kung ano to eh. So ito yung washer niya tsaka yung circlip lock tsaka rubber. So sa paglalagay nito, make sure na punasan nyo lang mababs. Ginamit, hindi ko na pinakita yung pag ano, kasi nahirapan ako, kasi ipupush mo yan. Pag napasok mo na sa loob, make sure yung dalawang pump na goma is nakalubog na. Tsaka nyo lagyan ng washer, tsaka circlip. Tsaka gamit lang kayo ng mahaba or ano, kung wala kayong circlip na pang tanggal, circlip pliers. Mas madali yun. Sa akin, manumano lang kasi. Once na nag-lock na yan sa loob, may anong parang awang naman yan dyan sa loob na magpipigil dun sa ating circlip. So, hindi ko muna linagyan ng rubber. Linagay ko na ulit. Linagay ko kagad yung ano, yung ating ano, lever. Kasi magpa-pump tayo. Kasi mahirap na kung ilagay yung rubber kung masira lang sa kakapump. So, ito yung ano natin, nalagay ko na. So sa pagpampalan nito mga paps, make sure na punuin niyo yung ano, reservoir. Tapos ipump nang ipump niyo hanggang sa makuha niyo yung tigas. Tapos once na tumigas na, dun sa baba ng ano. So ito yung ginamit ko, the DOT-3, pero nang DOT-4. So ayan, pag tumigas na yan, pump lang kayo ng pump diyan. Kapag tumigas na yan, tingin na lang kayo dun sa baba sa brake caliper. Meron dong 8mm na bolts or na nut na pag linuwagan nyo, meron dun lalabas. Lalabas na brake fluid. So once na naglabas na yung brake fluid dun, make sure na tingnan nyo kung ano, kung nagbabubbles. Make sure na gumamit kayo ng ano, ng hose tsaka para hindi matapon. Para makita nyo yung maitim na part na fluid tsaka yung bubbles. Kapag nagdire-diretso na yung magbuga ng fluid na malinis,
tsaka wala nang bubbles. Sabay saran nyo na. Pero yung lever, nakapiga. Once na naano nyo na yan, nagpitan nyo na, sakan nyo na, bitawan yung pagkakapiga nyo sa lever. Tapos, sabay pump na din hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong tigas. Tapos, yun. Magtitesting ka na kung kumakapit nga talaga yung ano, caliper. Basic lang naman ito mga Paul. Sa sofar, ito na yung ano natin, malinaw na. So, tatakpan na natin to. Unahin muna natin syempre yung ano, goma, yung plastic, tsaka yung ano, takip ng reservoir na ano, stock. So, ito yung plastic. Linisan ko muna mga Paps. So, ito yung takip. Linisin nyo din to. Tsaka, ano, lagay nyo na yung nut. So far, okay lang ata to kung magkabaligtad. Pero, so far sa akin, nilagay ko nakaharap sa akin dito. Yung mga naka-indicate na warning letters. So, yan yung pwesto ko. So, ayan yung plastic na takip. Sa ilalim nyan is yung rubber. Huwag nyo yung kalimutan. So far, ito na yung nilagay nating takip. So, ayan na, pump na natin. So, tatanggalin lang natin tong ano, yung lever ulit. Tsaka, ilalagay na natin tong rubber. Kasi, okay na yung ano, gawa natin. Gamit lang kayo ng 10mm na socket or open wrench. May higpitan nyo rin to kahit walang nut sa ilalim, pero make sure nalagyan nyo rin ng nut para hindi kumalas, malaglag, or malumuwang siya. So ginamitan ko lang to ng 10mm sa paghigpit, tsaka doon naman sa ilalim, 10mm din na nut yon. So make sure sa paglalagay nyo ng lever tsaka itong ano, brake lever bolts, lagyan nyo ng grasa para smooth yung play ng ano, lever. So lagay muna natin dyan. Lagayin na natin tong ano, rubber. So itong rubber pala mga Paps, hinahinay lang kayo sa paglagay dito pagpasok sa loob. Once na napasok nyo na yung ano, yung sa pinakadulo tsaka dun sa ibabaw, hinahinay lang sa pag ano, sa pag push ng ano, ng goma dun sa loob. Gamit lang kayo ng plastic na bagay or any na, basta hindi masasugatan yung rubber. So okay na, nalagay na natin. Okay na din yung level ng brake fluid natin sa reservoir. So ayan na nga mga Paps, nalagay na natin. Nalagay ko na rin ulit yung lever. So itong lever ko pala mga Paps is domino to. So okay na yung play hanggang dito, yung play ang tigas niya. Okay na yan. Alam ko na ano na yan eh, kakapit na yan. So ito na mga Paps, ngayon gabi lang ako magta-try nito. Kasi ito lang yung time. Busy kasi siya maghapon sa shop eh. So okay naman yung play. Kumakagat naman yung brake natin. Kasi kung walang brake, hindi yan mag-shock ng ganun. So okay naman yung play natin. Kumakagat yung ano, yung caliper. Okay naman yung gawa natin. Okay yung play ng pump. Makapit din naman. Yung shock ko lang talaga yung ano eh. Nirip ako na yan ng medyo siguro matigas or ano pa, kulang pa. Kaya yung play niya parang ano, nag-stuck sa baba. So ayan, testingin na natin muna ang ano. I-switch on para makita natin yung gano'ng kano yung preno. So okay naman. Kasi sabi ng iba eh, ano eh, brake master talaga na assembly yung papalitan. Sabi ko hindi. Hindi pa naman pwesto yung lagay ng rubber kit. So yung trinay kong rubber kit, sila mga talaga kasi nahirap ako. At
aftermarket na ano. Pero yung ibang may okay naman. Pero hindi tapos yan. So, walang yung gawa natin mga paps. So, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo. Subscribe na lang kayo. Sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial natin mga paps. Maraming salamat.